ang mga ordinaryong Pilipino ang dapat nating piliin kumpara sa mga kampo ng mga tambaluslos. Malayong malayo po yung pinagsasabi ni Martin Romualdez na nasa tama po ang direksyon ng Marcos administration. Aba, Inday! Mag-isip ka na, Inday. Oh, heto mga kabisdak! Nako! Animal itong mga tambaluslos! Nagpa-preskon na po itong si Martin Romualdez. Aba, gumana na po talaga yung kapangyarihan nila na lampas impyerno. Mauungusan kaya si Inday Sara sa mga hakbang ng mga tambaluslos. Aba, bilib na bilib po sila ngayon sa kanilang ginagawa. At ayong po sa naturang Speaker of the House, ay tama umano ang direksyon ng Marcos administration. Aba, nagago na. Tama? Tama talaga ho. Panay bakasyon lang sa ibang bansa. Panay ikot-ikot. Hindi ba nahihilo kayo sa kakaikot? Oh, ito. Pakinggan po natin itong si Martin Romualdez na talaga naman nagpa-preskon bago po ang suna ng kanyang pinsang si BBM. Tingnan po natin si Martin Romualdez. Now, the Mahalika Investment Corporation that has been signed into law where we can now derive more direct foreign investments for investments into the country that will provide us with additional resources to supplement our budget. Okay. Ayan ho, nagmayabang pa na umano ang Mahalika Investment scam na yan. Ay pasado na, napirmahan na. At meron daw darating na mga foreign investors. Paano po mangyayari yun? Na magkakaroon ng investment ang mga taga-ibang bansa nang dahil sa Maharlika Investment scam na yan? Di ba igagastos yan? Ipupusta po yan? Isusugal? Para umano magkaroon ng kita ang ating gobyerno? Sugal na suntok sa buwan, paano makarating itong mga foreign investors? Sino ang mag-i-invest sa isang investment na kalukuhan na walang kasiguraduhang mananalo ka ba dito or kikita ka ba dito? Sinabi yan mismo ni Mark Villar na walang kasiguraduhan itong Maharlika Investment scam na ito. Aba, naloko na! Hindi pa nga ho ng itlog ang inyong manok. Nagbibilang na ho kayo ng sisiyaw. Huwag na po natin lukuhin mga Pilipino. Tulingan natin. Budget so that we can have more developmental projects in fields like in agriculture, in infrastructure, in power, in all the critical sectors of the economy that so badly need limited. Paano ho magkaroon ng more development projects pag nalugi po itong pinusta ninyo sa Maharlika Investment scam? Ay, nagago naman. E di, nga pag nagkataon. Eh kasi, ang hirap ninyo eh. Masyado ninyong inuuto ang maraming Pilipino ho dito. Baka pwedeng ipaliwanag ng maayos na itong Maharlika Investment scam na ito ay walang kasiguraduhan. Eh, sabi ko na nga ba ho eh, pinirmahan itong Maharlika Investment scam na ito para ipagmalaki po ng Marcos administration sa mga Pilipinong nauutok nila at mga Pilipinong tatanga-tanga. So, we're happy that we have these developments, no? Internally, we are also seeing that while we are not yet there yet, we still have high cost of basic commodities, no? Uh-huh. But as we've already seen, the inflation rate is going down. So, tama yung direksyon, pero hindi pa talaga naabot sa puntos na mababa talaga ang presyo ng mga bilihin. Aba! Nagmalaki! Inflation rate daw going down, pero sabay kambyo. Dahil hindi pa daw umabot sa punto na bababa ang mga bilihin sa ating bansa. So, ibig sabihin,
baka murumuro lang po yung mga inflation rate ninyo. Gawa-gawa lang dahil paparating ng suna. Eh, pamalingki po kayo sa labas. Tingnan ho ninyo kung gaano kamahal ang mga bilihin. Alam nyo po, hindi ka panipaniwala itong mga statement po ng Marcos administration. Look at the Philippines now. Marami na pong umiyak dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin sa ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang totoo. Natambaluslos kayo. We want to get there but that's the direction. Dito rin sa trabaho or yung jobs, yung unemployment. The unemployment rate is going down pero marami pa rin ang walang trabaho. Mm. So while we are not yet there, yung direction po ay tama. Kanina... Aba, nagago na. Ang direksyon ng mano nila ay tama. Saan ba tumatama? Tama ba ho sa bulsa? Tama eh. Mapupuno mga bulsa ng mga buhayan ngayon sa Senado at Kongreso eh. Dahil sa Marlica Investment Scam na yan na ipinilit ninyong ipinapasa yung unemployment rate umano bumababa pero marami pa rin walang trabaho. Ano ba talaga? Susablay kayo. Pero ang banat ninyo, tama ang direksyon ninyo. Pambira naman. Sige nga, tuloy. Lang ang nagkakatapos ng conference ko dito, we have had the surveys and focus groups on the developments no of our administration's the satisfaction and how the people find. So, a very, very high satisfaction ratings in terms of the people are in favor of the... Very, very high satisfaction rate. Aba, magiging hayo talaga kayo kasi maraming gulay. High satisfaction rate rating daw ang Marcos administration. Nako, kung hindi palang bayad ang mga tambaluslos ng mga survey firm, wala po kayong rating ho. Para sa akin, zero po kayo. Magtanong-tanong nga kayo dyan sa kalye. Magtanong-tanong nga po kayo dyan sa palingki. Pakinggan nyo po ang tunay na hangarin at tunay na damdamin at rating ng mga ordinaryong Pilipino dito sa Marcos administration. Huwag na po tayong magbulahan dahil ang tunay po na rating ay galit ang maraming Pilipino sa administrasyong ito. Administration sa general direction that we are moving in the right place and that they are better off now than they were in the previous year. So... Aba! We are moving in the right place. Oo nga, tama ho kayo. Tama po ang direksyon ng administrasyon ngayon dahil sobrang daming mga smuggler. Sobrang mahal ng mga bilihin. Sobrang daming mga korakot. Sobrang daming mga shabuyas. Sobrang daming mga bugok. Sobrang daming mga durugista. Grabe no. You are in the right direction. Ayaw na nga po makabili itong mga lutang at sabog, mga ensaymada ng brief nila eh. Kasi mahal na dati, 300 yun eh. Ngayon, 100 piraso sa divisorya na ngayon. Nako! Kawawa naman ho ang mga Pilipino. Pag ito po yung nasa isip ng Marcos administration na tama daw ang direksyon ng gobyernong ito. Ito ho yung sinasabi ko na dapat tayong mga Pilipino magsabi ng totoo kung ano ho ang nararamdaman ng mga ordinaryong tao dito sa Marcos administration. Kasi po, kung tatanga-tanga lang tayo, baka sabihin nga nila, okay naman eh, walang reklamo mga Pilipino. Okay naman ang ginagawa namin. Eh, hindi naman talaga okay ang ginagawa ng Marcos administration. Kaya ito sila, oh. Feeling nila na sa tama po ang direksyon ng administrasyong ito. Hindi po yan totoo. Umikot kayo sa palingki. Umikot kayo sa mga kalikalye. Para malaman ho natin kung ano po talaga ang tunay na damdamin ng maraming Pilipino. Dalawa lang ho kasi yung tao sa mundo. Isang manluloko, isang nagpapaluko, isang mambubudol, at isang nabudol.
O heto kayo, mga didiis. Maniniwala ba kayo sa mga birada ni Romualdez? Nagalit na galit si Inday Sara dito. Bahala ho kayo. Dahil para sa akin, malayong malayo po yung pinagsasabi ni Martin Romualdez na nasa tama po ang direksyon ng Marcos administration. Aba, Inday, mag-isip ka na, Inday. Saan ka ba talaga? Sa mga Pilipino o sa mga tambaluslos? Dahil sa nakikita ko po, Inday Sara, ay, bumibira na ho itong si Martin Romualdez. Preskun ho ito eh. Nagpapasikat na. Aba, sino ba yung papanigan ni Junior? Ang pinsan o yung tinawag siyang mahal kita, Apo? Inday, tara na. Inday Sara, ang mga ordinaryong Pilipino ang dapat nating piliin kumpara sa mga kampo ng mga tambaluslos.